Hello, this is Minda Adina at mindaadina.com and welcome to Pinoy Guitar Tutorial and Tips. Today we are going to discuss the top 4 common mistakes of guitar beginners. Unang-una po, yung how to hold your guitar. Kasi the tendency, if we are beginners, we tend to pinapahiga natin yung gitara para ilagay yung yung kamay natin sa chords, yung position ng kamay natin, doon tayo nakatutok. Pero yung posture ng gitara natin is wrong, hindi tama. At kung natuloy-tuloy natin yon, naging kaugalihan na natin ang pinapahiga ng gitara, it's not good. You will not become a good guitar player. It's not good to see nakahiga yung gitara habang tumutuktok ka. So, kailangan, paano natin hahawakan ang gitara? So, kung nakaupo ka, may upuan ako ngayon, kung nakikita nyo, yung curve ng gitara na yan, yung shape ng gitara, may medyo baywang siya, kung sexy siya. Kasi may mga, minsan walang baywang, di ba? Na gitara. Oh, may baywang siya dyan, may curve siya. Nilalagay dito, pinapatong dito sa taas ng tuhod natin. Yan na, tie ba yan? So, yan ang purpose ng curve niya na yan. Nilalagay natin yung dito sa paa natin or tie natin. Yan, nakahiga siya yan. Kung wala tayong strap na ganyan at nakatayo tayo, usually, kung bakit sila naglalagay ng upuan dyan sa harap, hindi ka naman uupo, nilalagay yung paa, pinapatong yung paa doon para at least maiangat yung paa at para mailagay yung gitara dito. So, that's the purpose. Kailangan palagi nakatayo yung gitara natin na ganun, hindi ho nakahiga. So, yun ang unang tip natin. Kailangan maayos ang ating paghawak ng gitara. So, as you can see, nakatayo siyang ganyan at naaakap ko ng maayos. So, pangalawa, most guitar beginners do not care. They don't care whether their guitar is in tune or not. Which is, yun ang isa sa mga pinaka-importante bago natin ma-strum ang ating mga gitara. So, in the past videos, napag-aralan na natin kung paano gumamit ng tuner, at napag-aralan din natin kung paano gumamit, paano magtono na walang tuner. So, kung nakikinig ka ngayon, you can go back to the past videos para matutunan mo kung paano magtono na hindi kinakailangan ng tuner. Meron na rin pong mga apps ngayon sa mga smartphones natin na pwede nyong i-download para magkaroon kayo ng tuner kahit hindi na kayo bibili. Pareho rin yung principle doon kung paano itutono yung gitara. Pareho rin doon sa gadget na yon. So, ang pangalawa is yung kailangan natin itono ang gitara bago i-strum. Ang pangatlo po is we fail to memorize yung magkakafamilya na chords. Ang nakikita ko lang, ang na-observe ko pag mga beginners, excited na excited sila, they tend to, may chart sila, and then one by one, they got to memorize how they press those chords, which is wrong. Hindi kayo matututo. Ang kailangan, malalaman nyo, i-memorize nyo kung ano yung mga chords na magkaka-familia, which is, in our past videos na ibigay ko na rin by session kung paano or ano yung mga magkakafamilya na mga chords. So kung gusto mo nang mag-practice ng strumming, kailangan yung mga magkakafamilya ang i-strum mo nang i-strum. So for example, naka D, yung D. Kailangan alam mo, ma-memorize mo na yan kung ano yung mga kafamilya ng D, which is A, G. At kung medyo komplikado na yung kanta natin, meron din silang mga kafamilyang
minors, which is B minor, E minor, A. So nadagdagan ng dalawang minors. Pero kung yung pinakasimple lang talaga na kanta, walang minor, yung Happy Birthday na yon, yung Leron Leron Sinta na yon, walang mga minors yan. So tatatlo lang talaga sila in that family. So kung gusto mo nang matuto ng mabilisan, kailangan i-memorize mo yung magkaka-familia na chords. And I would suggest the easiest two chords with their families. For example, key of A, E, D, A. This is key of A. Isang key yon. Tatlo sila na is magkakafamilya. Ito yung pinaka-easy. This is the easiest chord. Pangalawa, yung G, D. Ang may kapamilya siyang A, G. So, tatlo rin yun na tatlo sila magkakafamilya. Pag naka-key of D ka, ang kafamilya niya is A, G. Balik sa D. Kahit itong dalawa lang muna, ang iyong i-master. Para yung pag-i-strumming mo, yung mga chords mo, magtutok ka lang muna dito. Huwag mo munang problemahin yung B flat, huwag mo munang problemahin yung mga sharp-sharp na yan, or basta magtutok muna tayo doon sa family ng chords na dalawang key chord na yon, para matuto ka ng mabilisan. So, ang pang-apat, most guitar beginners tend to aspire for a very advanced strumming. So, tayong mga baguhan pa lang, we have to mag-focus muna tayo doon sa kung paano ililipat ang kamay mga sa mga chords natin. And then, a simple strumming muna. Simple strumming muna. Huwag na natin munang aspiran yung mga nagpapaiyak ng gitara. Yung mga nagpa-pluckings na yon, huwag muna tayo doon kasi very advanced na yung mga yon, yung mga nagli-lead guitar ay hindi tayo, kahit matutunan mo yon, pag nag-strum ka naman, hindi natin nakaya yung simple strumming. So, it's not good. Diba? So, kailangan unahin muna natin yung mga simple na strumming. Na 3/4 or balse. So, kailangan iyon muna, tapos yung mga paglipat ng kamay. Yung mga paglipat natin. So sa mga sumusunod po na video natin, I will give you the different kinds of strummings para patuloy po yung ating pag-aaral. So, hanggang sa susunod na video po, ito po si Minda Adina nagsasabing, there's no dream that is impossible. If you want to become a guitarist, then start it now. God bless you.